Kung mapapansin niyo po, nagulat ako dahil iba yung itsura nitong ating replacement na ref doon sa ating previous na refrigerator. Hey guys! What's up? Shira's here! So ayun guys, itong ating Toshiba Multidoor, mag to 2 years na siya in a few days. At bibigyan ko kayo ng update kung kamusta na ba itong ating ref para dun sa mga nagbabalak bumili ng Toshiba Multidoor. Further po yung ating ref, yan. So, kamusta na ba siya? Na magto 2 years na? Nasira na ba? So, ayun. Actually guys, medyo nagkaroon tayo ng problema dito sa ating refrigerator. Pero, normal naman yun, di ba? Minsan tapat-tapat lang talaga. So, ayan, itong ref, yung temperature niya sobrang, hindi siya lumalamig or sobrang hina niya lumamig. Pero, yung kanyang freezer, yan, itong freezer guys, okay na okay siya. Ayan. And then, ayun nga, nag-request tayo ng technician sa Toshiba. At yung pinakamalapit na service center dito sa amin ay yung RBN. So, nagpadala ang RBN ng technician. Ayun nga si Sir Melchor. So, shout out sa iyo, sir. Thank you very much. At tinignan niya tong ating ref. And then, yung first day na pumunta siya rito, dinayagnose lang niya. And then, bumalik siya ulit. At ang sabi niya, may sinabi daw ang Toshiba kung paano yung gagawin niya. And then, binuksan niya tong ref. Pasensya na ha, medyo wala tong laman dahil nga hindi siya lumalamig. Eto, yung pinaka-stainless na yan, tinanggal yan ni sir at talagang binuksan niya, inayos niya. Yun nga lang, bigla siyang naging ganyan. Nagkaroon ng E1. So, ang ibig sabihin ng E1 or error 1, medyo baliktad dyan sa screen dahil cellphone lang yung gamit natin, no? Ibig sabihin nun, hindi niya na-detect yung sensor ng temperature chamber. So, ayun, ang paliwanag sa akin ni Sir Melchor, yung pinaka, ang tawag ito, naglumot na yung, basta guys, meron yung ano eh, meron siyang parang connection na medyo gumagalaw-galaw na, hindi niya mahila dahil nakasagad na daw. Hindi pa rin siya gumana at yun nga nagkaroon siya ng iwan. Dati kasi wala talaga yung iwan, hindi lang talaga siya masyadong lumalamig. Pero ngayon, ayan, may iwan na siya. Ibig sabihin, pag may error 1, hindi nagpa-function ng maayos yung ref or may sira. So, ayun. And then, kinagabihan, nagulat ako, nag-text sa akin ng Toshiba. Ang sabi ng Toshiba, ready for or approved for replacement na daw yung ating refrigerator. Nagulat ako dahil hindi man ako nagre-request ng replacement. Ang gusto ko lang is, ayusin nila yung ref natin. At, ang alam ko kasi, yung warranty ng ref ko, 1 year lang. Pero yung motor niya, 7 or 10 years. So, ayun. At first, hindi ako makapaniwala na for replacement. And then, tinawagan ko ang Toshiba at tinanong ko ngayon text na yon. At kinonfirm nila sa akin na talagang for replacement siya. And then, today nga, Saturday, October 15, i-deliver yung kapalit na ref. So, mamaya i-update ko kayo sa pag-deliver ng bago nating refrigerator. Ano yan? Bago din? Bago rin po, ma'am. Sa tawyan ng super blogano. Siguro kahit sirain nyo na yung ano, sa gilid. Kasi hindi maangat eh. Ay, magkaya. So, finally, eto na guys. Ayan. Ito na yung ating refrigerator replacement ng ref natin. So, medyo kung mapapansin nyo, magkaiba siya. Magkaiba siya ng itsura. Totally magkaiba talaga. Kasi yung previous na ref natin or yung
kinuha nila na rep natin ay four door. Tapos itong dineliver nila parang yan, ganyan-ganyan. Cabinet style. Yan, ganyan siya. At okay lang naman dahil yung price difference nila, mas mahal lang ng konti yung rep ko na nasira ng 2,000, ganun, mga ganun lang naman yung price difference nila. Itinawag ko na siya sa customer care ng Toshiba. So, ayun. Tinignan ko lahat na resibo. Yung feeling ko kaya iba yung replacement na napadala nila. Kasi dun sa resibo ng pipick up nila sa akin, ibang model. Itong model na to, yung nakalagay dun. At saka, yung i-deliver nila, itong model din. Eh, yung rep ko, four-door siya. Magkaiba sila ng model Camerot or model number, model name. Yun. Palagay ko mali sa pag-type. Pero syempre, di ba, choosy pa ba ako? Eh, 1-year warranty lang yung rep natin, tapos ni-replace nila. So, okay na rin to sa akin. Total, 2,000 lang naman yung price difference nila. So guys, ito guys yung price nung Toshiba multi-door refrigerator natin. At ito naman po yung price nitong refrigerator na to. Diba? 2K lang yung price difference nila. So okay na yun sa akin. Kahit nasira yung ating previous na refrigerator nang wala pang 2 years, I highly recommended Toshiba. Kasi guys, yung after sale nila, okay na okay. Yung customer care nila, sobrang accommodating. Tapos yung, anong tawag dito, yung technician na pinadala nila, mabait. Kahit na out of warranty na itong ating refrigerator, pinalitan pa rin nila. So, yun. Yung pagkasira na rep natin, meron talagang mga ganun kahit na anong brand pa, tapat-tapat lang talaga yan. Pero hopefully, sana, hindi na masira tong refrigerator natin ng mabilis. Sana tumagal na siya. So, ayun guys, dito ko na po tatapusin ang ating video for today. Kung nagustuhan nyo po ang video na to, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. At sa tabi po ng subscribe button, meron po dyang bell icon. Pakiclick nyo na rin para po every time na meron tayong new upload, manonotify ka. Maraming salamat po sa panonood. Kita-kita po tayo ulit sa aking next vlog. Ciao! Keep safe everyone. God bless.